Hi bears, welcome back to my channel. This is Angel and you're watching again a Queen's Life. You know, for the fact that I don't usually use fake lashes kasi nga bakit ba? Bakit papa? Charot. Ano, wala. Kasi ang hassle, di ba? Bakla, ang hassle mag-glue. Tapos pag mali yung pagkakalagay mo, makalatay. Ayoko na. Tapon ko na. Ganun. Pero. May review tayong product ngayon na super excited ako na baka maging effective sa akin. And magbago yung pananaw ko dito sa mundo ng fake lashes. So, eto na siya. Papakita ko na nga. Bakla, eto na nga. Oh. Yan. This is magnetic eyeliner and eyelashes. So, bakla magnetic siya. Kaya, naisip ko na bumili kasi baka mas mapadali yung buhay. So, dito, ganun. Tingnan natin muna yung itsura niya. So, I got the variant AD811. Then, wala siyang brand. Parang ito yata yung brand niya, yan. Yan lang yung nakalagay. Tapos sa likod, instructions and ingredients ng eyeliner. So, binuksan ko na siya, bakla. Ito na ang pinaka-product niya, bakla. Ayan siya sa loob. Ang cute na color pink, ayan. Kaya ako siya binili kasi color pink, bakla. Alam mo naman, pink is life. Charot. Ayan na siya. So, ito yung pinaka-eyelashes niya. Tapos, ito yung eyeliner. Ito yung eyelash tweezers. Yung pinaka-eyelash, tingnan natin kung anong itsura ng eyelash. Bakala. Yan siya. Ang cute. Bakala. Oh. Medyo long yung sa outer. Kasi yan yung trip ko na parang para ma-accentuate yung outer lashes ko. Ganun kasi yung gusto ko, yung naka-fan out lang yung dito. Para mataray tignan. Foxy, ganun. May salamin siya dito. Mamaya i-remove ko para gamitin natin. And then this is the tweezers. Ayan, ang cute. Pink or rose gold? Ewan ko, mukha siyang mas mukha siyang nasa pink shade. Yung last but not the least, yung pinaka-eyeliner niya, bakla. Ayan. Cute ng lalagyan, no? Parang mamahalin, bakla. Ganun. Tingnan natin yung loob. Okay, first, buti na lang hindi siya dried up. Kasi may ibang nag-review nito, dried up na daw yung eyeliner. So, buti na lang. Pero medyo makapal yung applicator. Makapal yung applicator niya. Tapos, sa loob ng box, meron din siyang gantong guide. Ayan. How to use, tips, at saka how to remove. Ayan. So, goods na meron silang ganito. Nabili ko to sa Shopee. This costs only $199. Sale ko binili with free shipping. Alam niyo naman, hindi tayo bibili na walang free at walang discount. Laging may discount dapat makla. So, kaya ako nag-full glam ngayon kasi nga, para makita natin yung itsura ng fake lashes kung maganda nga ba siya sa isang full glam look. So, how to use tayo, bakla? So, babasahin natin dito. Sabi niya dito, carefully draw eyeliner along with your eye shape. Ensure the line close to the roots of your real lash. So, dapat medyo malapit sa lash line dito sa ibabaw. Bend your magnetic eyelash band to make it softer and perfect fit for your eye shape. Papakita ko pala sa inyo yung itsura ng eyelashes, bakla. So, ganito siya. Ayan. So, kailangan natin siyang i-bend na ganun. Basta parang i-shape natin yung parang usually ginagawa natin sa mga fake lashes. I-shape lang natin siya para maging natural look daw siya. Then make the magnet band slowly close to and connect with eyeliner like before ito ka-dry. Feeling ko, mas maigi na pagka-apply natin ng eyeliner, medyo i-dried up lang natin siya and then tsaka natin siya ilalagay. So, you can see adjust till the eyelash perfectly applied. Sana maging effective to kasi cheap yung, cheap ah, hindi naman cheap. Parang affordable price lang siya for
eyelash na gantong full ano, full set. So tingnan natin kung effective and maganda bakla. Fini-feel ko yung lashes, medyo soft and parang ano, alam mo yung feather, ganun yung feeling niya, ganun yung texture niya. Yan, maganda naman sa feeling and magaan. Okay, application time. Minashare ko muna yung fake lashes sa akin, off cam. And tinrim ko siya ng konti dito sa dulo. Tsaka tinrim ko ng medyo maikli yung pinaka dulo nung sa may inner corner. Para mas defined yung outer niya, mas mahaba. Let's do this, guys! Come on! Gamitin ko na lang yung mirror dito. So, remove na natin siya. Charot. Yan na, na-remove ko na bakla. Nakikita ko na yung sarili ko. Sabi, i-shake well yung eyeliner. Yan. Kasi para maghalo yung magnet. May tumutunog. Lalagay mo na ako na eyeliner bakla. Tatansyahin ko lang kasi ang laki talaga ng brush, oh. Bakla, parang pang ano. Alam mo yung pang correction brush, ganun. Yung correction paint. Ganun yung brush niya bakla, nakakaloka. Let's do this! Amoy powder bakla yung ano, amoy baby powder yung eyeliner bakla. Hindi siya amoy chemical, amoy baby powder. Lalagyan ko na yung kabila habang nagda-dry. Kung steady hands lang kayo, medyo matatansya niyo yung ano, pag-apply ng eyeliner kahit kento kalaki yung brush. Bakla, nalagyan ko yung batok ko. Dry muna natin siya ng konti. Konti lang naman. Okay, kukunin ko na yung lashes dito. Gamitin natin yung tweezers, bakla. Kasi syempre, ba't ka naman nandito kung di kita gagamitin, di ba? Dito ko sa dulo ilalagay para may kapitan siya, bakla. Kasi metal to eh. Metal siya. Baka dumidikit yung magnet sa lashes. Kaya dun ko i-clamp sa mahabang part. Okay na siguro to. Let's do this. Tingnan natin kung kakapit. Let's pray. Nakakapit. Chinen Bex! Nalagyan ko na. Ang ganda, Bex. May malaking mirror ako dyan sa harap ko. Sa malayuan, maganda siya, bakla. Parang... Oh, bakla. Mukhang brats, bakla. Ganun. Charot. Pansin ko lang, kasi mas dried up to. Mas kumapit siya agad. Kesa dito sa medyo dry. So, feeling ko, para sa akin, opinion ko lang, bakla, na kung gagamit kayo ng ganitong magnetic eyelash, mas maigi na yung eyeliner mo is hindi yung fully dried up, pero yung pa-dry na. Kasi mas madali ko na ikabit tong kabila kesa dito. So, yun na yung tsura niya, guys. No. Hinihipan ko siya, hindi siya nagka-detach, which is good. Pero try natin kapag sa number 3 na fan. Bakala, hindi siya natatanggal. I'm so happy! So far, so good. Itatag ko. Pag tinatag ko, medyo mahigpit naman siya. Hindi siya kaagad na tanggal kahit i-blow ko ng ganun kalakas. Wala, di siya natatanggal. So, oh my goodness. I like the product so much. Tapos ang ganda-ganda pa ng shape ng ano lashes. So, yan. Ang cute. Ang saya-saya ko. Yan, pwede na akong mag-fake lash. Bakla. Basta ito yung gagamitin ko para hindi hassle. At tatago niya rin yung eyelash ko, bakla. Kasi mahaba yung pelikmata ko. Nagbe-blend siya sa loob.
nakatusok siyang ganun. Diba ang taray? Tapos paglalabas ka ngayong quarantine at dahil nakamask tayo lahat, nakatakip to, so mata mo lang may kita, o pwede na, irampa mo na yung mata mo. Diba? Mata lang naman na nakikita sa'yo, edi lubos-lubosin mo na. Mag-false lash ka sa labas. O, ganda. ECQ na naman tayo, guys. So, stay safe. Paglalabas, lagi maglagay ng mask ng maigi. Yung proper way of putting your mask. First line of defense, wash your hands and sanitize your hands. Always, okay? Anyways, ayan na siya, bakala. I totally recommend this. Kung gusto nyo, pwede nyo siya i-search sa Shopee. Maraming lalabas na options doon na nagbebenta ng ganitong eyelashes. Ito yung itsura niya, yung box. And then, pinakita ko naman kung ano itsura nung pinaka-product niya. Ilaligyan siya rin ganito. Bakla pinko. Kung pink is life din kayo, go! Bili na! Hey, I'm so happy. Bakla. Thank you for tuning in today! And paalala ko lang lagi, guys. Ganito talaga eh. Don't forget to like the video. Subscribe down below. If you're new here, please do subscribe and click the bell button right there. All the buttons are free. You don't have to pay it, okay? So free na yan. Huwag na kayo mahiya. Pindutin nyo lang. Wala mayayari. Sasaya pa tayo. Sasaya pa buhay natin. Sasaya pa yung pilik mata ko. Thank you guys, and I'll see you on my next vlog. Bye! Ang ganda.